kaibigan, entertain all the followers. Okay? Lalo po sa lahat po ng mga kaibigan po natin, magbasa po tayo ng mga hello, sir. Ito. Oh, sige. Oh, sino to? Si si Mars po. Mark, Kamba? Mars po. Mars. Apo. Wala ka ba? Dali po. Sige lang po. Saan ka dito? Ayan, yan. Oh, yes. Oh, may know your location. Mars. Bagyo po, sir. Bagyo po. Opo. Malamig ba dyan? Opo, malamig po ngayon dito. Kaya sinisipon. Anong problema natin dyan sa Bagyo? Eh, kasi sir, may investment po kasi akong involved. Ngayon, yung nag... Apo. Anong kasi investment yan? Sa gold trading po, sir. Gold. Actually, ngayon ko lang nalaman to, sir, eh. Kasi kasasabi lang nung nag-invite sa akin. Eh, ngayon, may mga... First question, ha? Kasi gold trading yan. Yes, sir. Jessica, magkano in-invest mo? May naka-invest po ako dito na 300,000. Tapos may mga invites po kasi ako, sir. So paano ka nag-invest? Nagbigay ka ng cash o ano? Paano nangyari 'yon? Nung una sir, cash po eh. Tapos after that, mga transaction ng through na po online banking na po. Lahat po ng transaction sinesend ko po sa kanya sa bangko. Oh, sige. So anong account number na dinipositohan mo? Sa account na ba niya po sa BDO sir, tsaka BPI? Yeah, ito po sir, name? Taga account name. Ano nakalagay sa account name? Ay. Hazel Pascual. Yes, sir. Pangalan ng tao. So, hindi siya pangalan ng isang gold lending company? Hindi po, sir. Sa pangalan po. Actually po dito sa nag-invite po sa akin is kaibigan ko. Co-parent ko po sa school. Ngayon, okay. Nung March po, nag-invest po ako sa kanya ng 10,000. Nung una, 10,000 po. Tapos, okay pa naman po yung payout noon. Tapos, after that, ipinopost ko po sa Facebook, tapos may mga gusto ring mag-invest. Anong tapos offer yun, anong offer nila sa'yo sa mga investment na yan? Sa first, bali 5 months po kasi yun, sir. Sa isang, every month, magpipay out ng T5. So yung 10,000, may tubo po siyang 7,500. Ang 10,000, may tubo na 7,500? Yes, sir. Sa loob ng 5 months po. Yan po yung unang complan po nila. Ibig sabihin, 75% in just 5 months. Yes, sir. Oh, tapos? Tapos nitong September Nangyari ba yung mga pangako nila? O nabali yung pangako nila? Yes, sir. Nangyari naman po yung mga payouts noon. Tapos nung mga May, meron silang VIP complan. Nag-invest ako ng 50,000 tapos magiging 100,000. Pero ang nakuha ko lang is 85,000 kasi plus 15% na admin fee. Nangyari naman po yun, sir. Tapos nitong September, October po, may offer po ulit na yung kunwari yung 10,000 mo magiging 14,000. Within 2 months po yun, sir. Ang 10,000 magiging 14,000? Yes, sir. Kaya parang may 4,000 na tubo. So, tapos ngayon, paano nangyari yun? Bakit tumubo ng ganyang kalaki? Paano nangyari yun? Sa gold trading daw po, sir, eh. Gold trading? May gold ba? Eh, wala lang po pinapakitang gold. Pero ito kasi, may business po kasi ng mga alahas. Kaya okay. Alam ko, doon po niya napupunta. Hindi, ang kwa kasi dyan, pag investment kasi pinag-uusapan, kailangan may permit yan from the SEC. And lalo pag gold yan, pagka sa central bank, ganyan. Ang tanong dyan, may mga permit ba yan o wala? Yung nga po yung sinasabi niya na private company, sir. Pag tinatanong ko siya. Teka, nung nag-invest kayo, may mga kontrata ba kayo na nakalagay doon? Wala po, sir. So, ibig sabihin, lahat verbal? Yes, sir. So, lahat na pangako na yung pera mo maging 75% in just 5 months, maging 200% in just 2 months, mga ganyan. Yes, sir. Clearly, is kwan yon, parang may problema yon. I'm not saying na scam yan, but parang malabong totoo. Yun lang yan, ha? So, ang unang gagawin mo dyan, you need to gather all the evidence, yung mga natanggap ng pera, mga deposit, mga ganyan. You gather all the evidence. Mm-hmm. Second, kung may mga text messages kayo na mga pangako na maging 2%, maging 100%, 200%, you save mo yan, screenshot mo, i-print mo yan,
Then third, kung may mga kontrata kayo, mas maganda may kontrata kayo. Then fourth, kung may mga business permit kayong copy about sa company na yan, dapat may copy kayo. I think you need to file a case for large-scale staff. Lalo na dapat marami kayo nagpa-file. In this case, marami kayong nabiktima dyan. I'm sure marami kayong nabiktima dyan. Then wala namang tamang proseso about yung company na yan, yung identity ng company. Very possible kasi na investment umabot ng 100%, 200%. Kasi kung totoo yan, marami ng mayaman sa atin. In fact, sa banko nga, magkano lang interest sa banko? 0.75% or 1% per annum. Tapos yan sa 100% in just 2 months, 75% in just 3 months, 5 months. That's very near to impossible. But I'm not saying na illegal yon. I'm not saying na legal din yan. But sa tingin ko, may problema talaga yan sa yung mga premises na mga ganyan. Pwede kang mag-file ng kaso na large-scale staff. Ha? Yes, sir. Sir, ganito po kasi yon. May invite din po kasi ako eh. Ngayon, ako yung hinahabol nila. Yung mga invite mo, possible, idemanda ka talaga niya. Kasi, pero, ano? Ang gagawin mo, pag idemanda ka niya, ipasa mo doon sa higher up mo, yung, anong tawag doon? Apply ng tawag yata doon, di ba? Anong tawag? Apply? Yes, sir. Apply Opo. Downline, di ba ganun yan? Networking? So, pag yes, idemanda sir. Ka, you are the upline sa mga downline mo, idemanda ka, magkagawa ka ng cross-claim na hindi ikaw yung dapat idemanda kung hindi yung upline mo. Pero ito naman kasi yung upline ko, sir, no? Itong pinag-depositan ko ng mga, pinag-transferan ko ng mga pera, meron din kasing boss. So, doon din niya na-transfer yung mga pera. Yung mga, yung boss, sino talaga yung punot dulo na yan? Kung sino yung boss na yan, sino yung may-ari ng company so, na demanda? So, may laban. Pero, sir, pagka i-demanda ko itong nag-invite sa akin, may laban po ako, sir. May laban ka. Basta, kasi in the very first place, but may laban ka, but kung basahin mo yung narinig ko lang yung sinasabi mo, partly you are negligent. Partly you're negligent because yung investment kasi sa mga followers natin, very clear yan, if you do proper investment, dapat may tamang proseso yan. Hindi basta-basta mag-invest ka. Kasi of course, tayo mga Pilipino, ugali kasi natin, risk taker tayo. But kung yes, sir. Risk taker tayo na yung gusto maging one day millionaire, eh, mabilis, biglang yaman. Yung gusto natin, biglang yaman eh. Ang problema, yung mga negosyo na biglang yaman, mostly scam, mostly illegal, mostly hindi totoo. So, common sense yan sa mga followers natin, bago kayo mag-invest, dapat aralin ninyo yung mga pinatutukan nyo. Basa-basa kayong pumasok dahil sinabi na ng kaibigan nyo. So, in this case, may laban yes, ka. But, tingnan mo muna, yung sinasabi ko, kailangan i-prepare mo muna lahat ng mga documents na sinasabi ko sa iyo, ha? Yes, sir. Meron na po. Na-screenshot ko po lahat yung mga transferred na pera sa kanya. So, sa kanya po yung account lahat. I can help you, but mas maganda kayong marami kayo mag-gather kayo ng evidence laban sa yung tunay na may-ari. Hindi pwedeng isa-isa lang. Mas maganda kayong lahat. You have a mag-join kayo na mag-file ng kaso against sa yun, sino yung yun tapang. Yun po problema, sir. Eh. Kaso wala po dito yung ang sa agusan po yung nila. Ang habulin, so ang habulin po na ang habulin ko po, sir, yung nagpasok po sa akin, yung nag-invite sa akin. Oh, yun, yung habulin mo. Bala siya kung paano niya habulin yung upline din niya. Ay, okay. Sige, sir. Okay, thank you po. Bye. From Baguio, Mars, Baguio City. Okay, thank you. Bye-bye. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-88-56203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLaw.
Mark Tolentino Law Blog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.